Hi everyone! So, kamusta kayo? Victoria Nell here. And it's been so long since yung huling vlog ko. A lot of things happened. I think that's a video for another day. But here we are, a new video for the week. Kasi ang dami pa rin nagtatanong sa akin kung paano maging virtual assistant. Well, kung gusto nyo ng concrete steps kung paano maging virtual assistant, mag-leave ako ng mga videos down here. Mga videos na walang cheche-boreche, straight to the point kung anong pwede mong gawin right now kung gusto mong mag-start. In this video, para lang magbigay ng clarity and more tips, i-address ko yung 6 FAQs, frequently asked questions, aking social media channels about freelancing and being a virtual assistant. So without further ado, let's go! So question number 1, can students apply as a freelancer? Answer is absolutely yes. What I advise is go direct. Kapag pupunta ka via agency, there's always a contract na pipirmahan. And if you're a minor, hindi ka pwedeng magpirma ng contract. Focus on your portfolio. Of course, dapat may mode of payment ka. And show up consistently. Why did I say this? I've helped a previous client of mine run a VA agency last year. And meron kaming mga student na VAs. Ka-problem yung client kasi every time na magsiset ng meeting, sasabihin ng student na ay meron po akong class, meet up with my classmates to do an activity. So that client, hindi siya natuwa, gusto niyang magpalit ng VA. Bigay kami ng replacement. Kung gusto niyo talagang pasukin ng pag-virtual assistant, show up. Ikaw naman nila lahat. Just a friendly reminder. Okay, second question, pwede po bang mag-apply without experience? Of course, pwede. Ang number one dyan, nakasangga mo, ay mga virtual assistant agencies. Kasi, sila talaga yung kumukuha ng mga walang experience. And then, binibigyan nila ng free training. After ng training na yun, tsaka ka nila imamatch sa mga clients. So, ang dami-daming virtual assistant agencies dyan na pwede mong pagpilian. Kailangan mo lang maging masigasig mag-apply. Huwag kang matakot sa mga interview. Always show up. If wala kang experience, portfolio is the key. Ano ba ang portfolio? It's different from the resume. Portfolio is a showcase of your previous work samples, feedback from previous clients. Now, hindi mo kailangan na nagkaroon ng previous VA job experience para magkaroon ng portfolio. Me, when I started, wala akong ka-experience. Where did I get my portfolio? Number one, nag-start ako ng sarili kong blog. Free domain lang yung ginagamit ko noon, so wala akong binayaran. So, dun ko ina-upload lahat ng blog articles na sinusulat ko. Mahilig kasi talaga akong magsulat. Parang ginawa ko siyang diary. Yung blog articles na yon, yon ang sinama ko sa aking portfolio. Another way na may mailagay ka sa portfolio mo, start your own social media page, business page. I have another social media account which is all about my personal brand. So lahat ng post doon, gawa ko. That's another example that you can showcase in your portfolio. The third way na pwede kang makakuha ng work samples for your portfolio is join Facebook groups. Ang daming nagpo-post doon, kailangan nila ng intern without experience. Doon kayo mag-apply, guys. Makakakuha kayo ng work sample, experience, and feedback. So the third question is it too late to start freelancing or being a virtual assistant in 2023 oversaturated na daw? Yes, indeed, dumami yung gustong maging virtual assistant. But should this be a reason why hindi ka na mag-a-apply? No. Because ang sukatan pa rin ng pagiging virtual assistant is yung skill na may i-offer mo. In my current company now, super daming nag-a-apply. Like, in 1 week, ang pre-process nilang applications is 300 to 400. Ilan lang yung qualified talaga out of those applications? 50? Ilang percentage lang yun? Hindi ako magaling sa math, pero sobrang baba lang nung percentage na talagang qualified. If you know for yourself na you have the skills to offer, madali kang makaintindi, wala sa usapan ng educational attainment, na-discarte talaga, resourceful, witty. So, huwag kayong ma-intimidate kung nababibe mo sa sarili mo na yes, I'm very capable. Then go for it. Don't mind how many people wants to be a VA right now. Kasi ang number one dapat na consideration mo is yung mai-offer mo. Hindi yung makukuha mo. Hindi pera. What value you can give to your clients. So, fourth question, what is the easiest way to get clients? The simple answer is make yourself visible online. Most clients or all clients in my whole freelancing life did not ask for my resume. When you are a freelancer or virtual assistant, your resume is your social media channels. Kung meron kang Facebook na nakalock yung profile mo, gawa ka ng ibang Facebook mo na pang public. Gawa ka ng Instagram mo na nandun yung tagline mo na virtual assistant ka. Gawa ka ng TikTok account mo kahit hindi ka magaling mag-content.
comment, like, just share something about being a virtual assistant. Share your wins. Share the way that you do things. You don't have to go viral. You just have to be visible online. Ang client kasi nag-google na yan eh. Pag makita niya mag-pop up yung profile mo sa Instagram or sa TikTok or sa YouTube, yan, pwede silang mag-reach out. And meron na silang way to verify your credibility, your identity. And of course, most especially guys, sa LinkedIn. Yan, very important. So, make yourself visible online. So, fifth question, what is the acceptable starting rate? So, for me right now, ang masasabi ko na makatarungan, nahihingin nyo, kahit na wala kayong experience pa, ay $6 per hour. Hindi na 4, hindi 5. Dahil sa inflation, guys, ano pang mabibili ng $4 mo? Kung may mga anak ka pa, ikaw pa magpo-provide ng laptop, computer mo, internet, ikaw pa magbabayad ng kuryente mo, kailangan mo pang isettle yung mga sarili mong SSS, Pag-ibig, PhilHealth, kailangan mo ng health insurance, kailangan mo mag-prepare for retirement, huwag kayong matakot, know your worth, do it in a nice way ha, huwag naman yung grabbing demanding, pero my rate is $6, be confident, $6 per hour. And kung ayaw niya, take it or leave it. Guys, yung $6 per hour, kahit na sa tingin niyo malaki na yun sa atin, sobrang laki ng tipid pa ng client nun. Kaya don't be afraid to set it as your starting rate. So, big sister advice. Go for it, guys. The last question that I want to address is how. How po? How to start? Okay, so how? So, first, kailangan mo mag-decide. Gusto mo ba mag-agency or gusto mo mag-direct? Kung wala kang confidence, sige, mag-agency ka muna. Pero kung feeling mo, kaya mo mag-isa, go direct. Number two, step mo, mag-browse ka na ng listings. Kahit wala ka pang idea kung paano maging virtual assistant, magkakaroon ka lang talaga ng idea kapag andun ka na. Kapag agency, mag-search ka na Google, VA Agencies Philippines. Mag-pop up kung ano yung mga unang tatlong mag-pop up. Go, check mo yung website nila. Punta ka sa careers page or jobs page. Basahin mo yung mga FAQs. Halughugin mo yung website nila and then mag-submit ka na ng application. Usually, guys, yung how nyo, nandun na sa website. Andun yung instructions. Ano yung requirement? Ano yung mga kailangan ipasa? Ano yung job description? Yung mga required na skills? Andun na. Kung nabasa mo yung mga job requirements and job qualifications at na self-assessment ka at feeling mo, kaya kong gawin yon. And then go, apply ka na. Click the apply button. Magpapakita naman na siguro next yung form. Ano yung mga kailangan mong gawin. Kung kailangan ka mag-record ng video recording. Kung kailangan mag-submit ng resume, ng portfolio. Ibigay mo. Simple as that. Kung direct naman, marami kang choices dyan. Number one, LinkedIn. Maghanap ka sa LinkedIn. Another way, optimize your social media channels. Ilagay mo na doon yung tagline mo that you're a virtual assistant. Third way is to sign up on freelancing websites such as onlinejobs.ph, Upwork. Andun na rin naman lahat ng job description. Andun na rin naman lahat ng instruction, requirement. So, huwag mo na akong tatanungin ng how. Basta mag-sign up ka na lang. Yun dapat ang gawin mong concrete step. Pwede ka rin naman mag-start na mag-join ng mga freelancing groups. Kasi nagre-refer din sila doon. Tapos nagpo-post din sila ng mga job description. Usually din kapag may mga expanding company, kumbaga ako, isang VA lang ako ng startup na to. Ngayon, lumaki na sila. Kailangan na nila ng another VA. Usually, pag ganon, hindi na sila yung naghahanap ng new VA. Ang itatas nila maghanap ng second VA, ako din. So, ako, saan ako maghahanap? Sa mga Facebook group, ganyan. Feeling ko napakahaba na ng video na to, 6 FAQs lang yon. So, ano pa yung mga gusto nyong malaman, ano pa yung mga tanong na gusto nyong sagutin ko, leave them in the comments down below. Sige, gawa tayo ng part 2. I hope na natulungan ko kayo, nabigyan ko kayo ng kaliwanagan sa video na to. Again, thank you so much for watching and I will see you in my next video. Bye!